At yun na nga mga tripper, so for today is bumalik ulit tayo dito sa fluid fit para magpa-refit ulit kasi nga di ba noong nakaraan kasi okay na pero since nabago yung cockpit natin, medyo nag-iba yung ano natin eh, mga sukat. So nagpa-refit ulit tayo dito and preparation for today kasi meron tayong race. Yun, basta makikita nila, ipa-vlog ko naman yon. And yun, so syempre meron tayong konting interview with syempre Sir Mito. Hi. Ayan. So, sobrang bilis lang to na interview guys para makilala nyo rin si Sir Mito at yung Fluid Fit. Okay, so simulan na agad natin. Isa lang ano, isa akong athlete before, swimmer, competitive swimmer. Okay. Then, akong runner, then marathoner, and cycling. Okay, pala triathlete. Then, yung bang gusto ko rin ma-explore kung paano makakatulong sa ibang tao in terms of sa bike fitting, di ba? So, nag-start ako ng mag-aral 2018. Pero nag-start 3 years na, gano'n? Nag-start ako mag-aral 2018, then nag-start ako matanggap ng customers 2018. So, at least, 1 year almost nag-aaral ako. So, ang bike fit is isang term dyan is rider positioning. Rider positioning. So, inaayos natin yung bike set. Sinaset natin yung bike according sa gusto ng katawan mo. So, from fleet adjustments, saddle, sa cockpit, so lahat yan. Contact points lalo. I-akma sa katawan ng siklista. So, hindi natin i-akma sa gusto natin. Sa gusto ng siklista, katawan ng siklista. So, once na yan lang inayos natin yung positioning, so yung biomechanics na ng mismong siklista ay auto gagana siya ng tama. Hindi siya pilit na magpa-jack, hindi siya pagod, hindi siya inahirapan. Comfortable siya sa ay, yun po pala yung gusto ko. Marami, naririnig ko na lagi yung biomechanics. Ano ba yung talaga yung biomechanics? Usually, parehas yun eh. Lahat ng tao may biomechanics. So, yung pagtakbo natin, may biomechanics tayo. Ibig sabihin yung mechanics ng katawan galaw, natin, paano gumalaw. Okay, so pagtakbo or pag-bukol or pag-swim, may mga biomechanics talaga yan. So, ang ginagawa na lang sa pagbabike fit is yung inaakma natin yung adjustment sa bike sa gustong biomechanic, yung sa gustong position ng katawan. Natural way. Natural na biomechanics niya. Ng katawan. Gumana ng ayos, ng komportable, hindi napipilitan. Hindi namin natin lang sasabihin na komportable ka, okay na. So, maraming iba-ibang ano, problem pa rin, like yung kung tama ba ang positioning ng cleats mo, kung tama ba ang saddle height, kung tama ba ang kung stable ka ba sa saddle. Diba? Hindi mo katulad doon, hindi mo masasabi na maikli isang paa mo, hindi mo masasabi tabingi yung isang paa mo. Diba? O diba, hindi na alam na maikli yung isang kamay nila. So, kaya minsan, ang bike fitter nakakakita naman ganong problema. Sa advantage, so magiging mas comfortable ka sa bike, magiging efficient ka sa pedal, stable ka sa saddle. So once na okay lahat yun, mas sustainable mo yung effort mo sa pagbabike. Mas less ang pagod mo, hindi ka na may injury. So disadvantage ang bike fit, wala ka nakita sa lahat. Puro advantage ano lang siya, pro. Pwedeng either way, pwede sa dalawa. Kung wala ka pang bike, hindi mo alam kung anong tamang bike para sa'yo, kung anong tamang size, pwede kang pa-bike fit, pa-bike size. Pero kung alam mo na yung size mo, pwede kang din magpa-bike, ano, after mabuo yung bike, pwede kang pa-bike fit. So either way, pwede naman siya. Pwede sila sa lahat. Oh, pwede kahit ano yan. Kasi kalimitan na, naroon ako recently mga clients na binike-fit ng for medical rehab kasi meron silang mga ACL injury. So, kailangan nila ng rehab sa knees nila nang wala masyadong strain. Kaya kailangan sila i-bike-fit. Kasi yung bike ang kanilang ginagawang rehab.
para sa amin nila. Ah. So, depende naman yan eh. So, depende rin sa goal ng cyclist. Kasi iba, kalimitan, ano lang, endurance. Gusto lang nila ma-sustain endurance sila. Kaya sila nagpapapay fit, mas gusto na comfortable para for long. At least mga 70 to 80% is may increase sa mataas. May performance nila. Yes. Pwede. Ang trabaho ng isang bike fitter is ma-optimize lang yung position nila sa bike, pero nasa cyclist pa rin yun. So, depende yun sa training nila and sa style ng riding nila. Minsan may contribution din kung anong build ng katawan nila. Kasi may mga tao talaga na ang build is sprinter, may build talaga yung climber, so may build ay all-rounder. So, ang trabaho ng isang bike fitter is may enhance lang yung position sa bike. Kung ano talaga magandang discipline para sa akin. Paano pa kaya malaman yun kung ano yung build ng bike? Ay, ng katawan mo? Paano yung build ng... Usually naman... Sa akin, ano paano? Katawan mo, sprinter ka. Pang sprinter? Magkakwit na ako sa climbing, guys. Paano kung nasa... Bakit? Kalimitan naman ng mga... Kung napapansin kong climbers, yung build is slim. Slim, sobrang payat talaga. Slim upper, pero malaki yung buo yung legs nila. Sa mga sprinter naman, usually, build ang malaki, yung upper nila is toned yung katawan, magandang upper body, pati legs nila. Tsaka minsan, nandun na rin sa geometry ng katawan. Kahit yung mga low end, mga... Yes. Talagang mura. May na-bike fit na ako dati na 5,000 worth ng bike. So wala namang ano sa price. Basta bike na ba-bike fit. Okay. Wala pa naman. Wala pa. Kung meron man, magpaparipit lang sila to check kung may kailangan ayusin kaya may mga discomfort sila. So, pero wala naman. Kasi only refit naman dito. Tutuwa ako kasi masaya sila sa outcome ng fit session nila. Then, yung fulfillment mo as sa profession. Na nagawa mo ng ayos yung tama. Nagawa mo yung goal ng cyclist in nagawa mo. So wala naman silang pinagkakaiba. So depende na lang yung sa approach. Kung paano nila i-apply yung knowledge nila na pag-aralan sa pagbabike fit. So pare-parehas lang naman. Yun na lang talaga. Kakaiba na lang yun sa approach. Okay guys, so yun lang yung maikling interview. And kung may mga suggestion pa kayo na pwede nating gawin na content dito sa Fluid Fit, comment yun lang dyan guys sa baba. And any last message po, Sir Mito? Ride safe lang kayo palagi. Okay guys, so yun, thank you and kailangan na rin umuwi. Ano oras? Bye guys.